Panginoon. Umawit ng kaganakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinahayag na tatawagin mga anak mo ang mga nagbibigay daan sa kapayapaan. Ipagkaloob mong mapairal naming lagi ang katarungan na siyang tanging saligan ng talagang tatagal na kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpano nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng mga tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal. Magdidingning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. Ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at mauwain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginoo'y aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin ang Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa'king aral. At ako'y mananam. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may alipin nag-aararo o nagpapasok kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaganda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinahasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa niyo ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin, walang kabuluhan. Tupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, ngayon po'y araw ng Martes sa 32 linggo sa karaniwang panahon sa ating buhay bilang simbahan. At medyo po controversial ang sinasabi ng mabuting balita kung ating iaangkop
sa ating kasalukuyang panahon. Paito'y ginawa natin sa ating kasambahay. Papatayin tayo ng ating kasambahay. Iyahabla tayo. Ito. Katapusan ng mag-ararot o magpastol, hasabihan mo, "Oy, magluto, ay paganda mo ako. Kumain ka pagkatapos ko." Masasaksakan ng iyong kasambahay. Sa atin yon. Pero sa mga Hudiyo, mga minamahal, iba ho ang lipo ng Hudiyo. Ang alipin sa kanila ay talagang alipin. At ang may katauan ay talagang tinatanggap na si alipin. Nang kanyang talagang bukasyon, maglingkod sa kanyang master, sa kanyang amo. Ay sa Hudiyong lipunan, ang bata, ang babae, ang alipin ay walang halaga. Yun ang konteksto nito. Kaya pag sinabihan ng amo, "O, pagluto mo ako, kumain ka, pagkakain ko," ang alipin, walang anumang salitang sinasabi. Kaya tanggap niya eh. Yun ang kanyang buhay eh. At sa katunayan, mga kapatid, sabi ni Jesus, ito pa ang dapat sabihin ng alipin. "Kami mga alipin walang kabuluhan, ginawala ang namin ang dapat naming gawin." And before God, mga minamahal, ito ho tayo. Ito ho tayo, before God. Huwag niyong aakalain na ang inyong pagsimba ay katakot-takot na sa Diyos. Huwag niyong isipin yan. You have done nothing more if you attend Mass. Bakit? Yan yung tungkulin natin eh. At pag ginawa mo ang tungkulin mo, wala kang ginagawang higit. Ikaw ay magulang, ikaw ay magpaaral ng iyong anak. Did you do something more? No. Tungkulin mo eh, magulang ka eh. Ikaw ay estudyante, ikaw ay mag-aaral. Ikaw ay minagawang higit? Wala. Ikaw ay estudyante, hindi kayo mag-aaral. Ang tungkulin ng estudyante ay mag-aaral. Ako ay pare. Ako'y nagmimisa. Have I done something more? No. Tungkulin ko eh. Bukas yung ko eh. Ngayon ko'y gagantimbalaan ako. Ay, bahala ang Diyos. Problema niya yun. If I will be rewarded on what I am should do, ay nasa Diyos po iyon. Wala na sa akin. Ganyan po ang diwa ng alipin Hudiyo. Ginagawa niya dapat niyang gawin, ngayon kusi pakainin, kusi gantimpalaan, hindi niya problema yon. Problema ng amo yon. At yung say, gantimpalaan, ang alipin is so grateful and so thankful to God. Ito ho tayo mga minay. Ito ang Kristiyano. We are dispensable before God. Hindi tayo indispensable. We are dispensable before God. Ngayon,
If we do, if we live, how we should live, how we should do, yan ho'y kita ng Diyos. Kita po ng Diyos yan. At siya po ang bahala sa atin. Let us ask the grace of humility through the prayers of Santo Padre Pio. Ang Kristiyano ay humble na tao. Ipinaubaya sa Diyos ang kanyang buhay. At sabi ni Solomon sa unang pagbasa, walang nais ang Diyos sa atin kundi tayo mabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga limikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga limikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ang adhika kahit nag-aalay ngayon na mga handog sa dambana sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad
at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katauan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na inyo ng Diyos, Birhen ng Kaisasay. Ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio na aming butihing patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita gagaling na ako. Ay gagaling na ako.
katauhan ni Kristo. Handa ko ialok ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Hatid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol na sa'yo'y nag-alaga. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pamasandambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig na tunay upang kaming nakinabang sa katawa't dugo ng anak mong mahal ay maging tagapagdulot din ng kapayapaan sa tanan sapagkat ito ang bigay niya sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin itong ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan
at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church at sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Tayo manalangin sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukalan lahat ng pagpapala at biyaya. Ibusi po ang inyong bindisyon sa lahat na magamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, ang nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat pong dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magkamon ng inyong awat biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin amin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpanalangin para sa mga yumao, kapayapaan kailaman ang igawad na may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila ay silayan ng ilaw na walang hanggan. May the souls of our beloved loved ones, the souls in purgatory, all the souls of the faithful departed, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na di bayan, kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.